I got married to my boyfriend of 7 years. Okay naman lahat. We get along well, eh, my husband and I. Medyo mababaw lang yung mga gusto namin, but we were very happy until there was a time na talagang nagkaroon kami ng pagsubok sa aming marriage. At the peak of our financial life na talagang sobrang abundant, yung interest namin naging iba. Pati yung mga kaibigan namin naging iba. So we kinda started growing apart. Ang unti-unting paglayo ng loob sa isa't isa ay nasundan pa ng isang pangyayaring sumubok sa kanilang dalawa. Poor stewardship, magastos kami, business na hindi nagpa-prosper, nalulugi. We lost everything we had. Talagang binawi. Hindi kami nagkakasundo na eh. Nag-umpisa na masira yung marriage namin because we had different lives. Because we didn't know how to handle it, we were already attacking each other. I was blaming him more than anything. Mabait asawa ko eh. Hindi mo siya kumikibo, but I was already hurting him emotionally. I disrespected him. Hindi na ako nagsasubmit sa kanya. I felt na ako yung mas magaling sa kanya. Siya na lang lagi may mali. Sa halip na magtulungan, hinarap ng mag-asawa ang problemang ito ng magkahiwalay. I asked him to move out. I filed for annulment just to legalize my separation para lang pwede kong gawin yung gusto kong gawin at that time. Naglagay ako. Binayaran ko kung anong kailangan bayaran para mapabilis. I even called my husband. Sabi ko, huwag ka nang lalaban dun, ha? Kailangan ko lang yung pirma mo at lahat kailangan oo. Siya, being so mabait, he just agreed. Nag-progress yung aming annulment. Napasama ako sa isang grupo. Alam mo ang tawag namin sa grupo namin? Fantastic Four. Eh, lahat kami hiwalay. Ang tawag namin sa ex-husbands namin, X-Men. Anong pag-uusapan ng 4 na babaeng hiwalay sa asawa? Of course, pinag-uusapan namin boys. So doon na umiikot yung mundo ko. At hindi nga nagtagal. Sinabi na sa akin na okay na. Ano na, ayos na yung annulment nyo. Umiyak ako. And then, wala ako sa Panginoon, pero I prayed. Sabi ko, Lord, bakit ganun? Ito ang gusto ko, ang laki ng ginastos ko para maanal. Bakit itong naanal ako, hindi pa rin ako masaya? There would be nights, sleepless nights. Bakit ganun? Parang naging everyday na, I knew God was talking to me. And there was walang peace. Kahit na gumigimik ako, lumalabas ako, I was dating, pero ba't parang may mali, may kulang? I just told myself, alam mo, I can't go on like this. Hanggang sa natagpuan ni Lysa ang sarili sa loob ng isang Kristiyanong simbahan matapos tumugon sa paanyaya ng isa sa mga kapatid. At that time, our guest pastor, nagpapatawa siya the whole time. Lahat sinatawa ng tawa, iyak ako ng iyak. I did not know na my brother-in-law was there. Nakikita pala niya ako. So they were texting my husband, who 1 year before I attended, nag-church na pala siya. I guess pinagdadasal niya ako. Pag-uwi ko, the first thing I did was lumuhod ako. Sabi ko, Lord, my life is no longer mine but yours. And that completely changed everything. I called my husband. Ang pagsuko ng buhay kay Kristo ang naging dahilan ng pagbabago ng puso ni Lysa sa asawa. Nagkita ka agad kami, nag-date. I believe God was really dealing with me more than anything eh. Ako yung nagkamali talaga sa asawa ko. Bigla na lang, the week that I became a Christian, tumawag yung lawyer. May nag-file na motion for reconsideration na masyado daw mabilis na bigay annulment mo. Sabi ko, pwede bang i-pull out mo na? Pwede pa ba? Sabi ko, kundi magpapakasal na lang ako ulit. We started living again together. I started to get to know the Lord and my husband also. Nagsabay na yung walk namin. It's really putting Jesus in the center of your marriage. Kasi yung problem namin, it still happens from time to time. But before, kung kami, we used to attack each other. Ngayon hindi na. We know we are a team. We are one. We attack the problem. We don't attack each other. We fight for the marriage. We do not fight in the marriage. Sa ngayon ay may mga kaibigang umaalalay sa kanilang buhay may asawa. Bukod pa rito, childless kami for 16 years.
And now we have our own daughter. She's now 5 years old. Amazing, amazing lang talaga what God has done to our family.